Hi guys, and welcome back to my channel. And for today's video, i-test natin ang Ever Balena Contour Shade and Light Palette. Meron naman akong clip na ilalagay for the packaging itself and swatches after nitong introduction natin, and then after nun, kung paano ko siya in-apply. Also, kung ano yung mga ibang products na ginamit ko together with this brand and product na to. Sasabihin ko yan sa end of the video kung saan ko sasabihin ang final thoughts. So, mas maganda kung i-watch nyo yung buong clip para malaman nyo kung maganda ba tong product na to or hindi. Kung worth it ba ng presyo at pera nyo. Yun lang. So just keep on watching para malaman nyo. Ah, o nga pala, hindi ko pa nababanggit sa buong video kasi huli kong ginagawa yung introduction. Medyo weird lang. Huli yung intro. Ano ako eh, kapag nagtetest ako, usually Monday to Friday yan. And working girl ako, office girl. From Quezon City to Makati yung travel ko para makapunta ako dun sa workplace ko. Nagko-commute lang ako. So, jeep and MRT. Yun yung commute ko. So, talaga natetest ko yung product sa tibay ng tibay ng kanyang formula. Yung brand mismo. Basta tested na talaga natin. Full day ko na siyang tines. Matatest pa natin yung quality niya kasi nga oily. Combination oily and dry skin ako. So, oily itong part na yan. And then, yung lower is yan yung dry. So, doon natin malalaman kung ano yung mga products na okay sa mga katulad kong skin tone. Skin type. Skin type. Yun. So, ang dami ko sat-sat. Sinabi ko lang yung pinaka-introduction about my So, just keep on watching. Okay, time check muna tayo. 7:27 na. And para to sa final thoughts ko for Ever Balena Advanced Contour Shade and Light Palette. So, nabili ko to nung 11:11 sale. And ang presyo nito, wait. Sa Lazada ko siya binili. So, 199 pesos yung kuha ko sa kanya. Ang original price ay 395. Yun yung totoong presyo niya, hindi sale. SRP, 395. So, nabili ko lang siya ng 199. Malaki-laki na rin yung discount, diba? Matagal na to na-release itong contour palette, shade and light palette. So, ayan. Meron siyang tatlong different shades ng pang-contour and merong ina sa taas is yung pang-brighten. Ayun, guys. So, as you can see, meron pa rin akong contour, diba? Ayun. So, matagal-tagal naman pala siya. Hindi siya mabilis matanggal, in fairness. Kahit, ganito, ikakwento ko sa inyo yung mga layers na nilagay ko sa mukha ko. So, first layer na nilagay ko is yung Pond's Age Miracle Serum. Eto yun, yung parang serum lang siya na treatment. Tapos after nun, naglagay pa ako ng moisturizer. And then after nun, naglagay ako ng concealer from Says Lady. So ito siya, yung cream concealer nila. Mura lang din to. And then after nun, hindi ko pala siya sinet. Naglagay ako ng Australis Strobe Jelly. So ibang video to, tinetest ko rin siya. Parang jelly na highlighter. Then after that, sinet ko siya gamit ang Pond's Magic BB Powder.
Yun naman yung usual kong ano. Yun naman yung usual kong ginagamit na pang set. So, eto siya. Actually, dapat tinatapon ko na to. Naubos ko na tong Hello Skin na brand. Yung Collagen Facial Mist with SPF 90. So, matagal-tagal ko din tong nagamit. Fairness. Ginagamit ko siya pang set. Kahit hindi siya setting spray. Okay naman siya. And then, after noon, tsaka ako nag-contour. So, pinaka... In short, pinaka-huling-huling nilagay ko sa face ko is itong contour palette na to. Ganito yung packaging niya. Pinakita ko naman kanina yung packaging eh. And then, sa packaging, meron siyang seal na ano, parang protector na ganyan dito sa ibabaw. Usually, ganito naman kapag ang mga palette may mga parang transparent na protector. Pero ang problem ko, concern ko, kasi part to ng packaging eh. Yung natatanggal siya, hindi ko alam. Madalas siyang matanggal. Madalas siyang mag-slide out eh. Hindi ko alam ba't. Basta madalas siya, ayun. Madalas siyang mag-slide out. Pero ito, sinadya ko siyang mag-slide out. Pero yung tinutukoy ko is yung mga hindi ko sinasadyang moments. Like nung bagong bili to, as in, naka-box pa siya, pero lumalabas na yung seal. Ay, yung transparent na sinasabi ko. Yung availability nito, mabibili nyo to sa mga leading department stores natin. Sa SM Department Store, Watson's, Landmark, Department Store. Basta yung may beauty section doon. Tapos, ano din sila sa mga Mercury. Yung ibang mga Mercury na may mga beauty section. Yon, meron din silang stall doon. Lalo na yung mga malalaking branches ng Mercury. So, meron din silang official shop sa Shopee and Lazada. I'm not sure kung kasama sila sa Beauty Manila. Pero sobrang reachable ng Everbilena. And then, buildability guys. Nagbe-build up naman siya. Ayoko lang siya ng sobrang harsh na contour. Gusto ko yung mukhang natural pa din. Katulad ng ganyan. Diba? Hindi siya OA na contour. Hindi yung pinilit mong magmukha kang payat. Normal na contour lang. Then, yung blendability, hindi naman siya nahirapan. The fact na ito yung huling-huling nilagay ko, okay pa rin yung blending ng ibang products kasama to. Yung longevity niya hanggang ngayon naman, 12 hours mahigit na natin tong tinetest. At nandyan pa din siya. Matte finish siya, syempre, powder nga eh. And then, price point, yung $395. Medyo ito, isa to sa mga mahal na price ng Everbilena. Pero kung titignan mo naman, okay naman yung packaging and okay rin yung large pants niya. So, ay, parang what you buy is what you get. What the fuck? Malalaki yung pant size and hindi siya manipis. Okay na yun. Tapos may salamin ka pa. Halos ganito yung itsura nung gantong-ganto. Yung naked palette. Ganyan siya. For packaging, okay naman. Yung concern ko lang talaga is yung nahuhulog na transparent something. And as well as yung medyo heavy siya. Price point, medyo mahal. Lightweight siya sa face. Oo, wala naman. Hindi naman siya patchy. And mabigat nga lang yung lalagyan. Yung scent, wala siyang scent. Walang additional fragrance na nilagay dun sa formula. Medyo powdery lang talaga. Yung mga local brand na katulad nito, ang mga palettes nila, kahit anong palette yan, powdery sila. Pero okay lang kahit powdery, basta maganda at maganda yung formula and yung product quality, okay na yun. Shade range, ito lang, wala namang ibang shade to. Ito lang meron. Ayun lang. Hindi ko na mapahabain yung video. All in all, satisfied naman ako sa product. Nagawa naman niya yung trabaho niya. Medyo pricey nga lang siya compared sa ibang products ng Everbilena na mura lang talaga. And ayun, dito sa packaging, paraben free siya, pero hindi nilagay kung cruelty free. Upon open, 24 months siya mag-e-expire. So, ito yung parang line ng Everbilena Advance, ha? Advance. Kasi maraming klaseng kung anong-anong anik-anik ng Everbilena. Anyway, hindi na pabahabain yung video. All in all, satisfied naman ako sa kanya. Mas try naman to sa mga contour palettes na meron tayo locally. So, ayun lang, guys. And if ever may gusto kang product na ipa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts dun lang sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video. Bye!